naman yan, yun nga lang, tiyagaan. Sunraising to, maganda din. Oo, oh, maganda, sunraising. Sunraising po. Tayo po ngayon ay magsi-CBT cleaning. Ang una po natin ginawa ay nagkalas po tayo ng airbox. Hindi po siya part ng CBT pero nakasanayan ko na po na maglinis ng airbox or magpalit ng air filter kapag nagsi-CBT cleaning po. At ayan po, tinanggal na po natin yung crankcase cover. Ayan po, tinanggal na natin yung drive base. Yung bushing po ng pulley is stock up po, so gagamitan natin siya ng puller para matanggal. Natuyuan siya ng grasa, tuyong-tuyo siya or kinalawang, sobrang stock up po talaga. Ayan po, nilagyan po natin ng nut, binalik natin yung nut para hindi masira yung thread. Ayan po yung puller na ginamit natin. So daan-daan lang po natin na tinanggal. Mahirap po kasi pagka bibiglayin baka masira po yung backplate. Ayan po, tanggal na. Umusog na yung yung bushing. So natanggal na po. Tinanggal din po natin yung wassail. Ayan po, kinalas na po natin yung torque drive. So matigas yung nut kaya nagpatulong tayo sa kasama natin na kalasin. Ayan po. Okay, natanggal na yung nut. Ayan po, gumamit po tayo ng kerosene. Yan po yung madalas natin ginagamit pag tayo ay nagsi-CBT cleaning. Kerosene lang po, mura na, mabisa pa. At okay na, malinis na siya. Sulod na po natin yung pulley at yung drive base. Banlawan na natin at malinis na siya. Gawa siya ng Sierra Speedtech. Maganda po. Maganda po yung quality ng bell ng Sierra. Okay, yan naman po. Kinalasa po natin yung lining. Ayan po. Lilinisin na po natin yung torque drive. So, dyan. Pagkakalas po natin, kitang-kita na tuyong-tuyo. Walang grasa. Natuyuan ng grasa. Ayan. Habang tinatanggal ko yung mga guide niya, talagang sobrang nanigit po. Tuyong-tuyo po talaga. So ayan po, nilinis na rin po natin. Okay, iwasan po natin yung gitnang part na dahil meron pong mga bearing doon.
So kung mauhugasan natin, matatanggal po yung mga grasa ng bearing sa gitna. Iwasan po natin yung part na yun. So dyan sa ginagawa natin, ingat na ingat po tayo na mabuhusan yung gitna. Yan, puro gilid lang po. Yan, nilinis na po natin. Okay, pinunasan na po natin para siguradong okay na siya. Yan, malinis na malinis. Diyan naman po sa part na yan, wala naman pong problema kahit mabasa lahat, kuskusin natin lahat ng part. Okay lang po, wag lang po dun sa isa. Okay, malinis na lahat ng part. Yung crankcase cover po, ayan, nilinis na rin po natin. Okay, assembly na po natin yung torque drive. Lalagyan natin siya ng grasa. Ayan po, nilagyan na po natin siya ng grasa. Ang ginamit po natin grasa dyan ay high tempo ng top 1. So ganyan lang po, tapos ilalagay na natin yung roller guide niya. Ayan po siya. Okay, pag naiforma na natin siya ng maayos, pupunuin natin siya ulit ng grasa. Yung dalawang natitira, ganyan lang din po ang gagawin. Ayan, bali tatlo po kasi yan. Okay, pangalawa. Lagay ng grasa. At yan na po yung pangatlo. Okay, so nilinis na lang po natin yung clutch lining niya sa pamamagitan ng pag-i-spray dahil bago pa po yung kanyang clutch lining. Medyo niliyan natin para maganda ang kapit. JBT po yung brand ng kanyang clutch lining. So yan, i-sprayan na lang po natin bago po kasi yan. Okay, ikakabit na po natin. Paalala lang po sa pagkakabit ng clutch lining, kung hindi po natin kayang mag-isa, humanap po tayo ng taong pwedeng tumulong sa atin. Medyo mahirap po ikabit yan, lalo na po sa baguhan, minsan may natatalsikan pa. Baka tamaan po tayo sa mukha, mahirap na, masakit po yun. Ayan, kapitan na natin. Okay, kitang-kita natin yung loob na wala pong grasa. So, lalagyan natin yan ng grasa. Yung paraan na ginamit po natin dyan, napanood ko lang din po kay Sir Grismong po. Doon ko po nakita yung paraan na yan ng paglalagay ng grasa dyan. Yan. Dyan po sa part na yan, dyan po ilalagay yung grasa. Ito po, meron po tayong litrato dito sa ibabaw. Medyo malabo kasi yung video, hindi siya nag-autofocus dyan sa part na yan. And
Yan lang po. Yan. Gagayahin lang po natin yung sa video kung paano yung ginawa. Ganun lang po yung paglalagay ng grasa doon. Ayan. Isasalpak lang siya ng ganun. Yan. So, inuulit ko. Napanood ko lang din po ito kay Grease Monk. Okay, shout out kay Sir. Talagang effective po. Talagang yung dulo na bearing nalalagyan po talaga ng grasa. Ayan. Makikita mo, hindi mo na matanaw yung bulita sa loob dahil may grasa na. Ayan. So, uulitin pa po natin ng isa pa. Kanina, nilagyan lang natin ng grasa doon. Tapos, ayan, ganyan lang. Aabot hanggang kaduludulo ang bearing po yung grasa. So, effective talaga yung ganyang paraan. Ayan po, ayan. So, shoot na yung grasa sa loob. Nilagay na natin yung belt. Naglagay po tayo ng grasa, konting-konti lang po. Masabi lang na nagkaroon siya ng konting grasa lang po. Ayan. Huwag po natin dadamihan. Yung washer nilagay na rin po natin. Tapos ayan, naglagay na tayo ng pulley ball. Straighten lang po yung ginamit natin dyan. Ayan po, kinabit na po natin. Kasunod yung dry paste. At hinigpitan na po natin yung nut. So okay, ganyan lang po siya. Kasimple, patapos na po tayo sa ating trabaho. At ayan po, pinandar na po natin para mabanat po yung belt. Maraming salamat po sa panonood po ng aking video. Sana po ay may natutunan kayo. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating mga motor, i-comment nyo lang po at pipilitin po nating sagutin yan sa abot po ng ating mga kaya. Salamat po, stay safe po, and God bless po sa ating lahat. Salamat po!